Bigamo and 8 other people were killed when gunmen fired on them at the governor's house in Pamplona town as he was handing out assistance to poor families. Kaya sabi ng ating Pangulo, terribly anyayo nangyari. It is shocking. It is a brazen attack in broad daylight. Ginawa. Ito anya yung pinakang matindi na nangyari. And hindi anya tayo papayag na magpatuloy ang ganitong gawain ng mga criminal elements dito sa ating bansa. So naging matigas na po yung ating Pangulo. And sabi nga natin, mga kababayan, we congratulate our authorities kasi po napakabilis yung naging response. And the hot pursuit operations na sinigawa ay nagbunga kaagad sa pagkahuli ng ilan sa mga suspects. So, kahapon, tatlo yung nahuli at isa doon, mga kababayan, na kipag-inkwentro sa mga authorities, binawian ang buhay. Siyempre, in-engage yung mga kapulisan. So, patay po. And sabi sa mga latest developments, kinasuhan na rin po yung mga nahuli na mga suspects at kumakanta na rin po yung ibang mga nagsimula ng kumanta. Ibig sabihin, nire-reveal na nila, binabulgar nila kung sino yung mastermind. So, malapit na pong ma-identify. Siguro yung mga authorities may idea na kung sino. So, in due time, mga kababayan, in the near future, siyempre, nag-iingat din na basta mag-reveal ng mga pangalan kung hindi sigurado yung ating mga kapulisan, baka magkamali. Pero makikita ninyo kung gaano kabilis yung response ng ating mga authorities. It is because of the warning ng ating Pangulong Bongbong Marcos and his order na sabi niya, kayuan niya, you can run but you cannot hide. Hahabulin kayo ng ating batas. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, the killing of Governor Digamo is entirely unacceptable and it will not stand. This cannot go unpunished. Sabi po ng ating Pangulo, unlike other recent attacks on politicians, where the motives were unclear, he said, the murder of Digamo, a campaign ally during his presidential run in 2022, was purely political. So malinaw na pala, mga kababayan, yung mga nakakarating na mga initial investigations sa ating Pangulo. Una, hindi masyado malinaw na kung ano yung motibo, but this time, based mismo sa statement ng ating Pangulo, malinawan niya, it is political. Unlike yung mga previous incidents ng assassination or ambush against local officials doon sa mga naunang incidents, hindi masyado malinaw pa. Pero ito na malinaw na, sabi ng ating Pangulo. So sabi niya po, the usual thing to do there is to look for illegal firearms. Yun na dapat unahin natin. As long as there are illegal firearms, there will be few such crimes. Those private armies, anya, we really need to dismantle all that. Kailangan na niyang makumpiska natin lahat yan. Meanwhile, Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. said, Digamo's killers were probably known to the people in the area, pointing to a video circulating on the internet that showed a dog not barking when the killers entered the area. Ito yung sinabi niya, ang magpa-interview siya mga kababayan or magpalabas siya ng statement sa media. Teves, a political rival of Digamo, expects to be implicated in the assassination. And this time, ang sabi niya, nalulungkotan niya ako kasi yung iniisip ng mga tao, ako kaagad. Ano man na niya yung aking magiging motibo niyan na unang-una, halimbawa, kung ako, ano ba niya yung pakinabang ko na ang napapalitan niya sa kanya, siyempre, yung kanyang, nanalong vice governor, iniman na niya ako. Yun ang sabi niya mga kababayan sa video kahapon po. How were the killers able to enter, sabi niya, that easily? Or rather, how were they let inside? Ibig sabihin niya, mga kababayan, bakit tinayaan na niyang basta't nakapasok na parang walang resistance na nangyari? Based on my personal analysis, anya, it's as if the people at the gate knew them. That's why they were able to enter with no resistance. Sabi mga kababayan ng congressman and brother of Henry Teves, the one that declared winner
in the previous election but was later unseated as governor in favor of Digamo. Even the dog niya, yung aso niya, parang alam yung mga pumasok. How could I say that the dog knew them? Look at the actions of the dog in the video. It did not even bark and instead wagged its tail. Gumalaw pa niya yung buntot na parang ginigreet yung ano, yung taong mga taong pumapasok na mga armado. Yan ang ibig niyang sabihin po. You know, this is what I've long feared. Why? I expected to be implicated in this, sabi po ni Tevez sa kanyang video message posted kahapon, referring to Digamo's death. Citing his many sources of intel, Tevez, who is out of the country for medical reasons, said someone was trying to pin him with the governor's killing. Sabi niya, now I just learned that some people out there want to pin me down. Maybe some of this just want to seek attention or want to be famous. Gusto lang daw umipal for their own benefit. I'm not pointing to anybody in particular, but you know who you are. Alam na ninyo kung sino yung tinutukoy ko. Meanwhile, mga kababayan, yung DOJ kahapon po nagsabi na yung complaints for multiple murders and illegal possession of firearms, ammunition, and explosives have been filed against three of the suspects, yung mga nahuli po. In a joint press conference, Justice Undersecretary Nicolas Felix T. and Interior Secretary Benhur Abalos said charges were filed against Joben Javier, Joric Labrador, and Benji Rodriguez, who were arrested by police and army troopers hours after the attack on Digamo. So mabilis po yung naging aksyon ng ating mga authorities. Ngayon, may mga komentaryo naman yung mga critics. Siyempre, dumb if you do, dumb if you don't. Pag mabilis, may reklamo. Bakit niya napakabilis yung aksyon nito? Dahil ba anya kapartido, members, member ng unit team, si Digamo? Talaga kayo. Pag umaksyon ng mabilis yung mga authorities, may problema kayo. Pag matagal yung aksyon, hindi mahuli yung mga suspects, nakatakas, may reklamo kayo. Anyway, itong mga taong ito, hindi mo na matimpla yung mga pag-uugali. Laging may, ano, laging may nakikitang mali. Ngayon, sabi rito, DOJ Assistant Secretary and Spokesperson Jose Dominic Clavano later said two of the suspects in Digamo's killing and eight witnesses are willing to cooperate with the authorities. So, possibly, kaya kumakanta na daw ang mga ito, baka gawing isang witness mga kababayan. Yan man lang po mga kababayan.